children. Audio Jungle. Ito ang umagang maritime forecast. Ako si Robson Ferrer, nag-uulat ukol sa gandahan ng ating panahon at inaasahan ang pagiging maaraw hanggang alas 5 ng hapon. Ngayon at isa sa aking mga kamarino forecaster ang mag-i-interview ng mga tao na nagiging masaya dahil sa magandang panahon ngayon. Chris Makilan, pasok! Sir, hindi mo matahan na, sir. Ako na isa ka reporter, sir, gikan sa Marinong reporter, sir. Makutahan na ako sa bahin sa atong panahon karon, sir. Sa atong panahon karon, so far, nandun sa panahon karon, hindi kayo init, hindi po mula na Isip po sa ka delivery boy, sir. Kung sa'yo mong maistorya sa atong panahon, sir, o sa'yo mong mga delivery? Sa tuwang pag-deliver ka ron, tuloy-tuloy, kay dili init, dili sakit kayo mag-drive, o dili mo na, sa tuloy-tuloy yung pag-deliver sa lahat. Sige sir, daghang kay salamat. Ferrer, base po sa ating nakalap na impormasyon, naging mabuti naman ang kalagayan ng ating mga delivery boy. Lalong-lalo na sa LBC at sa Foodpanda na dahil sa magandang panahon natin ngayon sa Davao. Ito po, nag-uulat, Chris Makilan, sa Marinong Reporter. Low pressure area, nagbabadyang maging bagyo. Magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ang isang low pressure area na posibleng maging bagyo ngayong Huwebes. Inanunsyo ng State Weather Bureau PAGASA. Ayon kay PAGASA meteorologist Nicos Piñaranda, huling namataan ang LPA bandang 85 km silangan ng Katarman, Northern Samar, alas 3 ng umaga. Inaasahang babaybayin ng sama ng panahon ang Bicol at Mimaropa region. Nagsimula nang makaranas ng bugso ng malakas na ulan ang Bicol region at Samar provinces, sabi ni Piñaranda. Uulanin din niya ang natitirang bahagi ng Visayas, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at lalawigan ng Aurora mula Huwebes ng hapon hanggang Biyernes ng umaga. Anuman pong oras ay pwede itong maging tropical depression o bagyo, sinuspende na ng lokal na pamahalaan ang trasyo sa ilang apektadong lugar. Ito ang mga dapat gawin upang maiwasan ang mga trahedya kapag may bagyo. Audio Jungle.